Para madali raw makilala ang Grab at Uber, magkakaroon daw ng ibang kulay ang plaka ng tulad nilang Transport Network Vehicle Service o TNVS. Sa ngayon kasi, private plate na puti sila, di tulad ng sa taxi na kulay dilaw at red plates para sa mga sasakyan ng gobyerno. Magkakaroon din ng sticker ang TNVS para mas madaling makilala ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. A different color will be assigned to the TNVS. Likewise, LTFRB will be issuing a sticker para ho ito sa enforcement purposes, para pag nakita na po, it's easier for HPG, MMDA, LTO, LTFRB to identify TNVS on the road. Itataas na rin ng LTFRB sa 65,000 ang bilang ng Transport Network Vehicle Service o TNVS na mabiyahe sa Metro Manila. Maximum number daw ito mula sa unang planong 45,000 ayon sa bagong Memorandum Circular 2018-005. Base raw ito sa pag-aaral ng isang third-party auditor na inatasan ng LTFRB. Things to consider are coding, because not all cars are on the road. Likewise, maintenance of the vehicles and availability of peer partner operators. It's good for both the commuters as well as the operators themselves. Kasi kailangan din maging viable din yung kanilang livelihood eh. So that's why we decided 75%. Ang mahigit 59,000 aktibong TNVS na nasa master list ang bibigyang prioridad sa isasagawang application ng TNVS franchise simula March 5. The current supply of drivers on the road, the 65,000 will ensure na wala pong mawawalan ng trabaho. Uber, we're just grateful to the LTFRB and the DOTR for reconsidering the number and all their efforts at arriving at this new common supply base. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.